guys! Welcome dito sa The Santarum Reading nito, for collective, for anyone who panrasyonated sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy at this time. What we have here is the Six of Cups and the Ten of Swords. And, okay, ganito siya, no? So, ibig sabihin, reverse yan, reverse. And the Six of Pentacles. Puro 6-6. Meron kami na mahal pero ayaw mag-invest ng time and effort and energy or what. Kasi, naka-move on ka na, ayaw mo nang masaktan pang muli, ayaw mo nang maranasan pang muli yung masaktan ka ulit, yung ganun, ulit, yung ganyan. So, ayaw mo. So, anong gusto mong mangyari dito? We have here Cancer, Scorpio, Pisces, and Libra, Gemini, Aquarius, and Taurus, Virgo, Capricorn. Parang warm energy or parang napifeel mo yung parang malapit yung loob ng person mo sa'yo ngayon. No? Napifeel mo yun eh. Pero ayaw mo mag-invest ng time and effort and energy na. Ayaw mo or possible na gusto mag-reach out sa'yo ng person mo pero parang ayaw mo muna mag-invest ng time and effort and energy. So, anong gusto mong mangyari ngayon dito? Kasi naka-move on ka na eh, nag-heal ka na eh. Nagawa mo nang maka-move on, mawala na yung sakit na naramdaman mo, gawa ng betrayal, and parang iniwanan ka, saktan yung ganyan. Okay, ang gusto mo dito ay possible ito yun. Yeah, ito yun. Maramdaman din ng person mo yung unstable siya. Yung ganon. And mag-take siya ng action. Siya yung mag-take ng action. Hindi na ikaw na lang yung puro give ng give. Maranasan niya din yung malungkot na wala ka. Experience niya din yung kawalan. Yung kawalan mo sa buhay niya. Yung ganon na. Kahit ano pang meron siya dyan, kahit na marami siyang ibang person, eh kung wala ka, no, malaking kawalan ka para sa kanya. So, gusto mo siya mag-take ng action. Na ma-feel niyo yung stability, yung hindi siya komportable, hindi siya fulfilled, hindi siya masaya sa buhay niya, hindi niya na-enjoy yung buhay niya without you. Na siya mismo gumawa ng paraan dito. So, Cancer, Scorpio, Pisces, and Taurus, Virgo, Capricorn. Yan yung energy mo ngayon. Energy ng person mo. Okay, the Lover's card. In love to sa'yo. Namumroblema nga siya eh. Sa connection yung dalawa eh. Dahil mahal ka niya. Hindi ka niya mabitawan. Ay, hindi ka niya binibitawan. Hindi niya binibitawan yung pag-asa na magkaroon ng reconnection sa inyong dalawa na you will be together. Ganyan. Na with the High Priestess here, na still connected pa rin kayong dalawa. Yung ganun. Na this is someone na malakas yung pakiramdam, ha? Nafe-feel ka niya. Nararamdaman niya yung soul connection niya. Nararamdaman niya yung deep, intense love sa'yo. Yung energy niya ngayon eh, na to the soul level talaga. Yung ganun. And meron siya mga responsibilities, marami siyang pasanin sa buhay, marami siyang baggages, or may galit to na naipon, or else ay clarification of the Ten of Wands here, ang great Ten of Wands dito. So, ayun o. What we have here is the Star in reverse. Oh, hopeless, na namumroblema siya. Hopeless siya kasi nakataas yung guard mo, or else ay you know, hopeless, parang nawala ng pag-asa, parang tingin niya hindi na mag-workout, yung ganyan, pero mahal ka niya. So, parang kinikiri niya yung baggage, parang baggage na yun para sa kanya na problema, na parang napakatindi ng problema niya. Yung ganyan. Okay, with the Star, ayan o, na feeling niya yung hopeless na siya, yung parang ganon, yung wala na siyang pag-asa, na parang hindi na mag-work pa yon. And gusto niya magtaas na lang ng wall, parang ganun ba?
Pero pinoproblema niya kasi mahal ka pa rin niya eh. Connected pa rin siya sa iyo eh. Yan yung problema niya dito, ng person mo. Na feeling niya hindi na magiging magtagumpay pa, yung ganun. Yung pinoproblema niya na parang wala nang pag-asa, yung ganyan. Na parang wala nang pag-asa magkabalikan kayong dalawa, wala nang pag-asa na... Yun yung kinakatakutan niya dito, na wala nang pag-asa. Dahil mahal ka pa niya. Still, nafe-feel niya pa rin yung connection yung dalawa. Na, mahal ka niya to the soul level na malalim, no? With a high priestess. This is someone who wise, eh. Wise, your soulmate or your twin flame, may soul connection kayong dalawa. Kaya, baggage yun sa kanya kasi feeling niya hindi na mag-work, eh. Feeling niya parang wala na or it's a failure already. Parang takot siyang mag-fail. Takot siyang may mga kinakatakutan to, itong person na to. And this person is carrying a lot of baggage or responsibilities na hindi niya kayang pagsabay-sabayin yung love and the responsibilities niya. It's too much. See? The high priestess here, na, ano to? Connected kayo in a soul level. Napi-feel ka nito. Or mapi-feel mo yung energy niya. Maaring nga tarot reader to or else ay psychic. Maaring psychic. Malakas yung pakiramdam niya. Napi-feel niya yung soul connection yung dalawa na. Ikaw yung the one. Ikaw yung soulmate niya or twin flame niya. Basta may soul connection with the lover's card na. In love to, with the lover's card. Pero feeling niya yung parang hindi na magtagumpay pa. Yun yung pinaproblema niya kasi feeling niya parang naging hopeless na siya eh. Parang feeling niya hindi na magtagumpay. Ganon. Yung takot siya. Yung takot siya. Na hindi na magtagumpay pa. Natatakot siya na hindi na siya makabalik sa'yo. Na hindi na magtagumpay pa yung connection niyo. Yung soul connection niyo. Na ma-miss niya yung opportunity with you. Natakot siya na ma-miss niya yung opportunity with you. Yan yung energy ng person mo dito. See? Yeah. Kasi ikaw, ano ka na din yun? Naka-move on ka na. Kalit-go ka na. Ayaw mo na mag-invest ng time and effort and energy sa person na yan. So, tingnan natin kung ano yung feelings niya ngayon towards you. Baliktad ata ito. Feelings ng person mo ngayon towards you. Anong feelings niya ngayon sa'yo? So, what we have here is the Fool card. Actually, malungkot siya eh. With the Sun in reverse eh. Malungkot. Pero hindi siya magpapatalo. Ma-ego to. Gusto niya mag-take ng risk. Pero feeling niya hindi mag-succeed eh. Dahil hindi din siya magpatalo ng pride or ego. Hindi din siya magpakumbaba sa iyo. May conflict. Pero kahit ganun pa man mayroong conflict sa inyong dalawa, matitake siya ng risk. Bahala na, parang ganun. Kahit mag-fail pa with the Sun in reverse, kahit mag-fail pa daw siya, bahala na. Ganun siya eh. This is someone na hindi mag-give up. So, and feeling niya, hindi ka din magpatalo eh. Pareho kayong dalawa. Hindi kayo magpakumbabaan sa isa't isa. Kung hindi ka niya pinansin or kung hindi ka na niya kumbaga, kung minaliit ka niya or binuli ka niya or else eh, kung ayaw ka na niyang pansinin pa, you move away. You go away and you move on. Nag-move on ka. Ngayon, itong person na to ay gusto mag-take ng risk. Na parang napupush siya na mag-take ng risk. Na parang last hour na. Last chance, last hour, last minute. Parang last minute na. Bala na kung mag-fail daw. Last minute na daw. Kailangan niya mag-rush. Parang ganun siya.
we'll see kung ano yung nararamdaman niya ngayon. Nararamdaman niya ngayon towards you. What we have here is a justice card. Na-forgive niya na yung sarili niya. Pero, ano din tong person na to? Strong. Strong connection yung naramdaman niya sa'yo. Pero with the strength, ay, you know, feeling niya naglalagay ka ng guard. Yun yung nararamdaman niya sa'yo. Naglalagay ka ng guard, nagtataas ka ng wall. Na parang ginajudge mo na siya sa mga pagkakamali niya, sa mga kasalanan niya sa'yo. Yun yung nafe-feel niya sa'yo, yun yung naramdaman niya sa'yo. Nag-let go ka na. Nag-move on ka na. Na you're strong. Na hindi ka magpakumbaba sa kanya, hindi ka makiusap na sa kanya, na hindi ka na maging weak, parang ganun, sa connection yung dalawa. Kumbaga, you show your might. Parang gano'n na, nafe-feel niya na you're strong. Hindi ka basta-basta. Na parang, nakita mo yung mga, kumbaga, binabalance mo yung balance ka. Yung gano'n. You're strong, you're balanced. Yun yung nararamdaman niya sa'yo. Na, pinapanandigan mo yung, decision mo. Yung gano'n ka. Na, you value yourself with a strength card here. Na meron kang pride. And meron kang ano dito eh. Meron kang boundary. Na hindi pwedeng lumagpas yung person mo na to. Kumbaga hindi siya pwedeng umabuso sa'yo. Aries na yun sa Aquarius, Libra, Leo, and Cancer, Scorpio, Pisces. More information about you right now. Information sa'yo. So, we have here the Star. Possible you're dealing with two or more person in your life. Kasi, possible kilala ka, popular ka, or parang mataas yung tingin sa'yo ng mga tao. Parang ganun. Or as I inspired and positive ka. Or nakaka-inspire ka. So, positive yung in-exude mong energy. Or open ka sa... Parang open. Parang kumbaga, okay ka sa... Para sa'yo, okay yung open relationship. Parang ganun ka. Or parang open ka na sa ganung klaseng... pakipagrelasyon ba? Kasi, kumbaga, possible may iba ka pang kakonect maliban sa person mo na yun eh. Na, kaya, madali ka lang makamove on, madali ka lang makalet go, kasi meron pa eh. Meron ka pang iba, meron ka pang isa or iba. You're positive. Positive ka about sa love life. About sa pakipagrelasyon. Pero when it comes sa person na yan ay ayaw mo na mag-invest ng time and effort. Parang iniisip mo kung ayaw niya or kung ano man yung kasalanan niya sa'yo. No? Parang nilagayan mo na ng boundary. Parang ganun. Parang umabuso lang ba? Ang ginawa mo ay possible lang pagrelasyon kasi iba. Or lang pag-connect kasi iba. So isip-isip mo, kumbaga mataas yung tingin mo sa sarili mo na yun. May value ka na yun. Value yung tingin mo sa sarili mo. No? And tingin mo marami dyan iba. Na mag-enjoy ka. Na hindi ka malulungkot. Hindi ka mag-worry. Na hindi ka na-stuck.
positive yung magiging future mo or magiging masaya ka. Open ka na mapag-connect sa iba. Hindi ka na stuck sa ganyang person. Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius. Anong gusto mangyari ng person niyan sa iyo? What we have here is new beginning, restart, have a connection, a new beginning. What else? Ano pang gusto niyo mangyari sa iyong dalawa? Success. Kasi na-stress siya. Success or victory. Yeah, victory. Na magkaroon ng new beginning. Dahil hindi niya makayanan yung natuturete yung utak niya. Problema siya. Anong gusto mo mangyari sa inyong dalawang person na to? So what we have here is the Three of Cups. Oh, nilalagay mo siya ngayon sa third party. Or malalagay siya ngayon sa third party, maaaring nagpag-connect ka na sa iba. You're starting a relationship with the other person. Na mukhang maging a third party na lang siya. Yung ganun. Yan ang gusto mo mangyari. Or gusto mo na makipag-connect sa iba, makipag-relasyon sa iba. Na hindi ka na mag-stick sa kanya. Na positive ka na na makipag-relasyon sa iba. Yung parang ganun. Na parang ayaw mo na maging loyal sa kanya. Yung ganun. Na kahit na yung iba yung karelasyon mo, yung positive ka pa rin sa future or sa love life. Yung gano'n. Yung magiging masaya ka pa rin. Masaya ka. Flexible ka. It means naging flexible ka. Anong gusto mangyari sa inyong person na to? Temperance. Actually, gusto mo ng new beginning. Pero ayaw mo nang yung mag ano sa kanya, yung yeah, gusto mo ng new beginning agad eh. Stable new beginning, pero with the Three of Cups kanina, guys. Ay makipag-connect ka pa rin sa iba. Yung ganun. Para hindi ka totally nasasaktan. Yes, gusto mo nang yung beginning with that person. Pero still, kumbaga meron kang reserve or meron ka pang ibang kausap. Yung ganun. Gusto mag-grow. So habang tenga itong yung relationship yung dalawa ng person na yan. Kumbaga tenga. Or wala pa nangyayaring yung beginning. Ay, makipag-usap ka muna sa iba or makipag happy-happy ka muna sa iba. Mag-enjoy ka muna sa company ng iba. Para hindi ka ma-stress. Para kung sakaling hindi man siya darating o hindi man magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, ay hindi ka stressed. You move on ka na. Yung ganon. Na meron ka ng ibang ka-deal, you're happy. Nag-enjoy ka sa buhay mo. Hindi na stuck yung buhay mo sa isang person. Or kaya ay mag-party-party ka muna. Mag-party-party ka muna. Mag-enjoy ka muna sa buhay mo habang wala pa yung person na yan. So, kumbaga, para sa'yo, ay ayaw mag-invest ng time and effort and energy sa person na yan. Kung hindi siya darating, then madaming pagbibili, madaming choices.
ay pag-connect ka sa iba. Anong feeling sa person mo? See? Gusto niya makipag-ayos sa'yo. With the Three of Pentacles, gusto niya makipag-ayos. Pag-usap with the Five of Swords. Gusto niya magkaayos kayong dalawa. Gusto niya mapag-usapan niyo. Gusto niya magkasundo kayong dalawa. Na ano? Magkasundo na ano? Ayun o. Naman patawad yun na yung isa't isa kasi hindi niya din naman talaga kaya nung wala kay. Unreplaceable ka naman kasi sa buhay niya. Na maging okay na kayo. Maging sweet na kayo. Na hindi na siya nangungulila sa'yo kasi nandyan ka na. Tanggap mo na siya ulit. Yung ganun. Wala nang conflict between the two of you. So, ano bang intention nito sa'yo yung person na to? Ano intention niya sa'yo? So, what we have here is the beginning. No? For clarification, sa Seven of Cups. Intention niya sa'yo. We have here the Three of Cups. So, nilagay ka nito sa third party. Nasaktan ka nun. No? Or, nag-cheat to sa'yo. Pero gusto niya magkaroon ng beginning dito. Yeah, may mga options to. Pero, ang gusto niya ay, magkaroon na ng new beginning, guys. Eh. Yun yung pinipili niya. Eh. Pero nalito pa to, guys. Nalilito, no? Kung ikaw ba yung pipiliin niya or iba. Pero unreplaceable ka nga sa buhay niya. Eh. Maring meron ka na wala sa iba. Maring meron yung iba na meron ka. So parang ang gusto ng person na to, perfect. Perfect person para sa kanya. May intention niya ay hindi na siya nagsisuffer. Or hindi na siya nilalagay sa third party. Pwede din kung meron ka nang kakonect na iba. Kung sino man yung merong third party dito. Hindi na siya nagsisuffer emotionally. Eh, gusto niyo ng new beginning sa inyong dalawa. Na hindi na siya nagsasuffer ng puro problema. Ganyan. Mag-end na yung sufferings niya. Mag-end na yung pagdurusa niya. Mag-end na yung pagkalito niya. O, with the Tower. Mag-end na yung pagkalito niya. Mag-end na yung sufferings niya. Mag-end na yung confusion niya. Mag-end na yung paghihirap niya. And kung mayroong third party, mag-end na yung connection ng isa. Or maring kung ikaw yung may third party, mag-end na yung connection mo sa third party. Or kung siya yung may third party, wala na yung third party. Gusto niya nang ma-vanish yun. Wala na sa buhay niya. Mawala na yung distraction sa buhay niya. So that, magtagumpay to, guys. Magtagumpay, pero kinikip niya lang sa sarili niya. Pinatago niya lang yan. Yung idea niya.
Anong gusto niyo mangyari sa inyong dalawa? New beginning. Reunion with the Three of Cups. Pero parang nahihirapan siyang bitawan yung ibang options or kakonect niya yung third party. Parang hindi niya kayang bitawan. Nahihirapan siyang bitawan yun. Kaya mas pinili niya na lang na manahimik. Yung ganun. Gusto niya magkaroon ng victory na pala rin siya na ito. Ah, lumabas din talaga ang Wheel of Fortune, oh. Na maitago niya yun sa sarili niya, guys. Or makip niya yung mga sikreto niya sa sarili niya. For clarification on this, anong gusto yung victory dito? Ito yung sagot eh. Na makarecover na siya sa mapait na nakaraan niya, sa mga sufferings niya, na makamove on na siya, na hindi na siya nagdurusa, na maheal na siya, na meron ang papasok ng opportunity sa buhay niya. More clarification on this. Ano ba ang gusto niya talaga mangyari sa inyong dalawa? Madami siyang iniisip, madami siyang plano eh. Obserbahan ka. Spyan ka. Malaman yung marami siyang gustong malaman sa iyo. Mga tinatago mo, mga baho mo, ng patago. Gusto niya i-message. May mga katanungan siya sa iyo. Decidido siya. Magme-message to. Pupursue ko nito with the Page of Swords. Dami siyang tanong sa isip niya. Gusto niya, na gusto niya malaman about you, kayo may maitatanong ko sa'yo. Ano bang goal niya? Bakit siya mausisa? Or matanong? Anong goal niya dito? Victory? A long-term relationship with you? A new beginning, a victorious new beginning, start a relationship na pang long term. So yan guys. Ano bang pangarap niya para sa inyong dalawa? Magkabalikan kayo. Maging open na kayo sa isa't isa. Kabalikan kayo na hindi na kayo nag-ghostingan. Na wala ng ghostingan. Na maging decisive na kayo. Na mag-take na kayo ng action. Na sa ganun magkabalikan kayo dalawa. Let's see. Anong gusto niyang iparating sa'yo? Meron pa siyang gusto sabihin sa'yo? What we have here is the Three of Cups na nagmamatigas siya.
na kinokontrol niya yung sarili niya, it's because of a third party. Sa side naman or sa side mo. And dahil sa third party. So kung nasa side mo yung third party, nagsiselos to. Kaya to nagfo-focus na lang sa hanap buhay niya, source of income niya. So kung nasa side niya yung third party, ay gusto yung maging responsible doon sa third party na yun. So either sa inyong dalawa, kung sino yung may third party dito, it's a third party. May kinalaman sa third party. Ano ba? For clarification on this, anong gusto niyo sabihin sa'yo? Gusto niyo magkaroon ng new beginning, victory, and this card. Pero, kaya siya nagmamatigas or kaya siya nagpo-focus na lang sa karir niya. And dahil merong third party, so maring alam niyo meron kang iba, ibang kakunik. Gusto yung mag-offer ng long-term relationship sa'yo. Anong advice ng spirit sa'yo? Let go as you surrender the need to control. Your relaxed energy rapidly attracts your desires. Let go daw eh. Pag sinurrender mo daw yung ano, yung sarili mo, no? Na hindi mo kailangan kontrolin yung mga bagay-bagay or situation, yung mga pangyayari. Baga, hindi mo kailangan stress yung sarili mo. Kailangan mo mag-relax dito. Pag-relax ka, mabilis mong na-attract yung mga dinidesire mo. And we have here the new career. Your work focus is shifting in a positive, new, and successful direction. So, ito na lang guys for collective reading. So, mga baguhan pa dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button ng sagaran mo notified kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.